inconsistencies. Kagaya nung nakita natin kahapon, it was a good showing. Kaso nga lang, there is a little bit of that, a little bit of that shakiness that they need to work on as something that you can compare to a game like yesterday. I mean, nakuha nila yung win. Kaso nga lang, there is a bit of that shakiness coming in. Nakita kahapon ng Exolo Puno na yung laban nila against si Vaqueros was something that they really was looking forward to. At pinaghandaan talaga nila yon on the back of Lin 8 and SL2 Scary. Kasama mo na rin si Jake dun. It was really a good series all over for Exolo Puno. Consistency, game style. It was such a good sign for Exolo Puno. Doon naman tayo sa kanilang kalaban, ang kanilang katiwalayan. Ito naman ang Chameleon Gaming. This was also a good series yesterday din para sa Chameleon Gaming, though hindi natin nakita sa kanila yung full potential nila. Yaba and Exor was really the ones that helped elevate this Chameleon Gaming. Pero in all honesty, hindi pa rin talaga naging sapat yung nangyari din eh. Yung laban nila with Herbie Gaming, ang nag-standout na talaga si Yaba pala si Exor. And other than that, it was just a one-sided affair from Herbie Gaming versus Chameleon. Kaya this is now the chance for Chameleon to prove one thing for all na kaya nila makapagsabahin sa mga top teams dito lamang sa CFSP. Yes, sir. So yeah, Chameleon Gaming have a lot to prove this time around. Actually, nung kaagagahang parte ng tournament, nagurot ako sa performance sila. Kaso nga lang, the consistency, wala din dun, no? And I want to see it. I want to see them perform this time around para maging interesting naman ng ating ano yun, yung ating placing, no, yung placement natin, di ba? We'll be able to see third place, fourth place really just shake up, kumbaga, and it can still, and there's like a good 1, 2, 3, 4 what, 5 teams that can just fight for that. Well, actually natalo nga pala yung HGT last game, so pwede nga second place, pataas pababa din yan eh. So there's a good 6 teams that are still vouching for these, you know, 3 spots dito sa ating playoffs. And it will depend kung maka-perform ba ang Chameleon Gaming dito sa labanan natin na to. And hopefully, natuto sila sa nangyari kahapon. Medyo one-sided ngayon nangyari. But part of me believes na they can learn from their mistakes and they can try to push it out. Magsisimula po yan sa ating mapang pinipili as we go to the map Beatos. Ito, Mexico ban, siguro naman gagaling sa side ng ex-Solo Queue. I'm surprised that there is an Eagle Eye ban, but okay. Chameleon Gaming, Black Widow unang pili, that makes sense. Ex-Solo Queue with their Ankara, that makes even more sense. And we can see the compound and port ban, and malamang at malamang yung decider map natin is going to be sub-base. Okay. Black Widow for Chameleon. Really something na di mo akalain mga mapipili ng Chameleon. Knowing na port usually is the eye of the beholder para sa side ng Chameleon. No? If it's either from port or even compound. Kaso nga lang, Chameleon, binanan nila yun knowing na Exolo Queue still has a wide array of map talaga na pwede piliin na alam mong meron silang niluluto sa background. So okay na rin siguro ang Black Widow. A lot of force fights dito sa stage. More on double doors pa. And I'm pretty sure na Chameleon Gaming centered around a team na alam mo talagang mahilig mag-rush at maging aggressive. So many D-fights ang makikita natin. For Exolo Queue naman, Angara, very normal para sa kanila. Staple na mapa nila yan. And for Exolo Queue, knowing that they will start at the Global Risk side for 2 consecutive maps, mm-hmm, this will be a very good transition para sa kanila. All they have to do is work around the idea of getting the lead as early as possible, forcing a 5-4 or 6-3 half, mm-hmm, which is very vital for Exolo Queue na alam mo, pagkakuha nila yung momentum, di na sila mapipigilan pa. Oo, tuloy-tuloy na kumbaga yun, no? So, all of it, Exolo Queue, GR. So, pero kahit pa paano, no?
nakita natin kahapon na Amelion Gaming, they really have a bit of a lapse pagdating talaga sa decisions mid-game. Take a look at the predictions, pre. Kung ano nga ba ang dumadaig sa puso mo kung sino mananalo ngayon. Me, personally, it will be on the hands of Exolo Q for all the right reasons, pre. Wala silang code sa laban na to. Walang clashing of styles. Sobrang similar lang ng pats dito. Pero ang pinagkaiba lang talaga ng Amelion dito lamang sa Exolo Q is the fact na Amelion doesn't like to take the 50-50s. Ang gusto nila, lahat ng laban nila is forced 1v1s, tapos doon yung nagsiseparate para hindi maging group up tong Exolo Q na to. So, for Exolo Q, they really like those ads, nilalaban nila kagad yun, and most of the time, they ended up being the winners of the 1v1s. Kaya, this will be an important matchup for Exolo Q to really put out that narrative na solidong-solido na yun, na pako na talaga yun, pre. Nakataga na yun sa bato na lahat ng 1v1s na nilalaban ng Exolo Q is talagang solido at walang kumokontra pa. Not even a Amelion Gaming could tap that up. Pero ikaw, pre, why do you think Exolo Q has an edge in this series? Para sa akin kasi, oo, sinabi ko, agresibo sila magdupimpensa dito, and that's something that I feel na that they have that special compared to other teams. And feeling ko, sa side ng Amelion Gaming, pagdating sa mga initial strategies, parang, I mean, I know their mid-round calling is not their best din talaga, but I feel like dahil sa, alam mo yun, kahit masasabi kong alam nila yung mga playstyle ng Exolo Q, they still won't be able to keep up sa bilis na gagawin dito ng Exolo Q. At talagay, mabibigla sila, kagaya ng nangyayari ngayon, si Yaba, di niya namalayan na ganyan pala kalalim ang SL2. So, tinatanong mo sa akin, bakit ang tingin ko Exolo Q? Kasi yung bilis na gagawin nila, hindi kayang tapatan ng Amelion Gaming. At tinan mo ba naman ngayon, Ixor na lang ang naiwan dito para sa blacklist, and mahantingan na din siya. Tuloy-tuloy na din. Red life na din siya. Oo, nahulog to si SL2, but it's still three members of Exolo Q. Buhay na buhay dito. Si Jake, nakatambay dito sa A-Long gamit ng kanyang sniper. At, well, when I say tulak yung Global Risk, tutulak talaga ang Global Risk, and that's Exolo Q's identity at this point. Okay, Granada, tinapon, trying to make chip damage, and RTA, di na siya kailangan maging makulit dito. Tambay lang siya. Hintayin niya, gumawa ng pagkakamitin si Ixor. And it's the perfect defense setup right now para sa side ng Exolo Q. Planchadong planchado, and sooner or later, falls in the hands of Ikus. Exolo Q, first blood here, and you know, exactly as I said, the round goes the way that I say so. Kasi Exolo Q, they've been known for this style, and alam ko yung Amelion Gaming, hindi nila talaga kaya to tapatan, pero this time around, mukhang gusto nila bumilis dito sa B-Lobby, kaso nga lang, isang granada, tinigil sila. Nothing but pure cleanliness, no, for Exolo Q in that round, in making sure na hindi sila masyadong nagiging mainit. Gotta admire Ikus and RTA, no, na knowing na kahit 3v1 na yung usapan na doon, they're not trying to pick out the last remaining member of Amelion. So ngayon, Amelion really adjusted to the liking of Exolo Q. Naging aggressive sila nung early, kaso nga lang at the cost of a very early pick off galing sa Exolo Q. Nung nawala si Zerk kagad, nahirapan ang Amelion kumuha ng pwesto at distansya sa mapa na kung saan. Alam mong napakalaki, pre, mas mabilis mag-rotate ang Global Risk dito. Isang RS push lang dito or isang magagaling na sila sa window. Okay na yun, magagaling na lang from point A to point B kagad. And Zerk, very nice pick off dito kay Minute, and Yiren will also be getting RTA, pero matatrade din kagad to ni Ikus, forcing a 3v4. Exolo Q really likes to start it off really hot, pero manlalamig sila dito with a good set of kills for Amelion, with Ixor and Zerk also getting kills of their own. A lot has been said about Amelion from the start, but they know how to fight up until the end. 35 dito sa oras na lang. Dito mga kaibigan, Exolo Q with now Ikus just alive. Yan na lang ang kanyang ibibigay dito sa mesa na to. Kayang nga ba ubusin nang nag-iisang Ikus ang tatlong nakabantay dito sa may long? Kailangan ng lubayo dito ni Ikus kasi kailangan niya mag-reposition. Nade, binato na kagad ng Amelion Gaming 17 para itrabaho to. Puging nakabantay sa lakay kagad kay Ikus, and Amelion ties off 1-1. Okay. Sa ngayon, Exolo Q, feeling ko din kahit papano mabibigay din sila ng mga ilang rounds na ganyan, kasi dahil agresibo nga sila,
there will be moments na uminit sila masyado at sila ay madadali, mapapadusahan sila. At yung last round na yun, yun ang isang halimbawa sa mga round na ganyan. Kaso nga lang, I still feel very convincingly, no, na Exolo Q, they can still get this game unlocked. Okay, unting labanan dito sa woods, Minate, hanap ng kanyang sniper, napahanap pa si Isor. And, well, sa tingin mo, titigil pa si Minate dito, backing out, tambay na din siya dito sa A. So, it is a great defensive setup na pinapakita sa atin dito na ngayon ng Exolo Q. Ngayon, sila ay may lamang sa numbers. Si Jake, naghahanap pa dito sa mid, nilidepensa na lang nito. Long, parang gusto na to itulak ng mga member ng A Million Gaming, and just like that, somehow, no, nahanap pa nila itong butas sa depensa ng Exolo Q. At mukhang mapaparusahan sila dito kasi matatanim na din yung bomba. As, okay, split ang dalawang member dito. RTA gagaling sa baba, si Ikos gagaling sa taas. Kumbaga, high-low retake ang kanilang kailangan gawin dito. RTA, nag-reposition. Pumunta, bintana. Agre, wala sa kanya. Una niya nahanap, nakapasok na din siya. Poging wala din siya mahanap dito. As 1v2 situation para kay Ikos. Mahirap to. Iren, red life na daw. Kaso nga lang, si Poging naka-sniper, and ayan nga, nakuha pa niya yung pitas dyan. Huling-huli, as A Million Gaming, isa pang round na punta sa kanilang kamay. Exolo Q really like to start off really hot, no, man. Nakita natin sa kanila kanina na somehow kayang tumapat ni RTA sa mid. Kaya naman lumaban ni Exor, pero A Million Gaming was the one remain standing. So, Zerk, grabe nga naman ng mga teams na naglalaro sa atin ngayon, R2G. Yes, sir. Some form of motivation for A Million and SBK para sa kanila, no, yung last-ditch rally nila para makaabot pa ng playoffs is nakikita natin ngayon in A Million already outclassing Exolo Q in the early stints of this game, man. Exolo Q, bigla-bigla na lang talaga namutong ba? Isa-isa, yaba. Will be getting one. Jake will now be trying to get off Poging, and he will be successfully doing that 3v2. Iren and the crew, manggagaling na dito from bottom all the way to stage. Manggagaling sila doon all the way to B. Ang layo ng nilakad nila pe para lang makita kung saan patungo tong Exolo Q na to. Ayun, A Million. Kailangan na nga nilang mag-cover up dito. Kaso si Ikos ang mananalo sa laban nila ni Iren. Pero may kakalabanan na naman dito si Zerk. Si Ikos ang matatrade dito. Jake, 1 HP. Red health na nga lang siya. Madali na lang yun para kay Yaba. A Million gets a 2 consecutive round over to Exolo Q. Sa ngayon, Exolo Q, parang ang ganda sana ng simula nila. Kaso nga lang, A Million Gaming finding out the rounds. And I mean, oo, yung nature talaga nitong mapa na to, may pagka-blacklist side din nga as per compared to other maps. Kaso nga lang, Exolo Q, parang there are some mistakes here and there, but the timing is really not going their way, sa totoo lang. Sa ngayon though, SL2, try na nila bawiin to kahit papano, and less aggression this time around galing sa site ng Exolo Q. Minate, nahulog. Si Zerk magwawage, kaso nga lang the trade dito sa hagdanan, nahanap agad dito ni SL2. So trade ng 1-for-1 ang ginagawa det ng dalawang team na to. And the smoke grenade, maganda, tinapon dito sa woods. Dito sa short, pampatigil lang ng onte, pampatigil lang ng init na pinapakita sa atin ng Exolo Q. So, Exolo Q right now, di naman sa gulat ako sa some of these rounds, no? Kasi this is the style talaga that they have been known for. So, I am expecting them though na at one point, you know, during this half, mapapaayos na nila to, at kumbaga ituloy-tuloy na nila. However, A Million Gaming, if there is something to talk about their team, no, and na mention mo na din to, si yung kanilang kumbaga puso, yung kanilang laban, hindi talaga titigil. Hindi talaga sila titigil hanggat, alam mo yun, huling-huli na talaga. Hanggat G to the G na talaga to. At ayan na yung laban na sinasabi ko galing sa A Million Gaming. At yung apoy na yan ang makakabukas at makakasunog ng bukas dito sa B-side. Post-plant na ngayon
flashbang, tinapon, pampatigil. Gusto nila pasukan to, yung retake, kailangan parang tubig para tigilan yung apoy ng ginawa ng Amelion Gaming. Kaso nga lang, si Yaba nagdagdag pa ng gasolina. 1v2, Zerk trying to one clutch this up. Hanap siya ng unang pickup si SL2. Napakalayo ng kanyang pwestuhan. 5 seconds lang. Kailangan nila to i-stick. And just like that, the clutch galing sa side ng Amelion Gaming na pupunta sa kanila. Dalawa na nga sila. Oh my God, man. The defense could have been any better minute. Wow. Early para kay Caesar, man. Isang maagang paalam para sa kanya. Lalabas pa lang galing spawn timer si Idol na dahil kagad. My God, EXO low Q. Parang galit na nga talaga sila. Pero hindi mo pa ipagkakaila, pre, na lamang pa rin ang tatlo. Ang Amelion Gaming, nagiinit pa rin sila dito. Ikakayahan pa rin para mag-recover ang Amelion kasi double sniper setup naman sila. And ganoon, nabawi din kaagad ang pagkawala dito ni Sark. 4v4. EXO na sa kanya ang C4. Pero di mo makikita na may kasama siya ngayon. So E-Red, i-clear out niya yung water muna. Tsaka siya manggagaling ng window. But not sure if i-commit na yun. Sobrang spread out ngayon ng Amelion. Hiwa-hiwalay sila. And this is a risk not worth taking kasi walang magte-trade para sa isa't isa. Kaya Yaba, not sure kung i-clear out niya muna si Ikos pati si RTA. And Exor! Exor! That was a goated pick laban kay Jake! Timing na sana para kay Jake that he was spamming crouch pre. Ini-spam niya na yung crouch. Ganon galupit ang aimbot ni Exor. Pacheck PC nga naman dyan mga Marshall. What was that, Exor? That was absolutely crazy. Kitang-kita naman lahat paano binasura ni Exor yung pwesto ni Jake. Exolo Q now on threat position. Amelion, nakapagtanim na nga ng C4. May laban dito sa may long. And Exor needs to fight Aren and Exor at the same time. And now RTA, isa na lang ang natitira para sa side ng Exolo Q. 25 matapong oras. RTA, sabi window lang. Huging. Discovery para sa kanya. May util pa rin na ibabato si RTA. Pero 17 ang tumatakbo na oras dito. Poging gets the headshot. Amelion Gaming. Everyone is putting in the work para talunin ang Exolo Q. Okay, Amelion Gaming sa kanilang map pick, napapakita na din nila kanilang laban dito, kanilang puso. Okay, LA, agresibo na naman tong Exolo Q, kaso nga lang yung reaction galing kay Amelion Gaming nandyan, masyadong uminit ang pinagagawa dito ni Eren, pero buti na lang nandyan si Yaba para ibalik sa kanila yung kapantayan, yung equality dito sa numbers, kaso nga lang SL2. May inisyatibo. Agad-agad nahanap niya yung dalawa para bigay yung lamang sa kanilang team Exolo Q. Upang muling miinit. Poging though, gusto niya i-shutdown yung mga pinaggagawa ng Exolo Q and Isor. Left with Poging here in a 1v2 against Manate. Tindi. Napakatindi. And yung mga magkakamali na ginagawa ng Exolo Q, parang gustong parusahan talaga ng Amelion Gaming. Napakasakit niyan. A sight. Gustong puntahan. Minate, alam na, walang katao-tao dito. Alis na siya. Pumunta na daw siya sa A. Baka makahanap pa siya dito ng napakalupit na timing. Matimingan pa niya itong dalawan na to. Red life sila. C4, hindi pa natatanim. Headshot, isa, Isor, nahulog na din. And the recovery, galing kay Minate. Hindi lang daw sniper siya marunong. AK din, marunong siya. At tingnan mo ba naman, Exolo Q, at least, nakahanap pa din sila ng isang punto dito. Puti na lang talaga, duguan doon si Isor. Pero, Exolo Q had that round nung una pa lang. Pero all they had to do was play safe. Amelion, hayaan nyong magluto kayo. They have been cooking so much, man. Pero itong Exolo Q, I'm pretty sure meron din silang niluluto ngayon. They're 2 rounds away from entering into second half with a 1-point deficit na lang kung ipapanalo nila yung 2 rounds na yon.
And this is an Amelion Gaming that will essentially do all the capabilities, men, para lang pigilan ng Exolo Q. They might have gotten the first pick, but Amelion Gaming knows how to bounce back mid-game. Mm-hmm. Exolo Q, they might just be passive right now. Tamang-tama lang yung setup nila dito. Kung sakaling may pinapakulo ngayon ng Exolo Q, dapat meron silang abangan ngayon. Yaba and the crew will now try their best to take over. And now Yaba gets the first kill. Naku po, Exolo Q. Now, they have now closed the gates. Sasarahan ba nila ang Amelion? Kaso nga lang nakadaan kaagad ang Amelion. Wala sila talagang nakikitang harang. Press W Gaming para sa side ng Amelion. Exolo Q will now be calling in for a rotate. Malayo ang rotation din dito galing kay SL2. Hindi ko lang sure, Trek. Tama nga ba ang niluluto ng Exolo Q pagdating sa retake? Ikus, makikita itong mayat-maya ni Zark. Hindi siya mag-commit. Parkour dito sa window and magagaling na nga siya doon. And Zark, mataturn siya dito ni Jake. Exolo Q, they might just get this retake and they will survive. Ang atake ng Amelion Gaming, hindi sapat yan, men. Kahit ilang momentum pa ang mapunta sa Amelion, lumalaban pa rin ng Exolo Q. 5-3 scoreline. Yan na. Binabawian na ng Exolo Q to. Totoo lang, tatlo para dito sa first half natin. Maganda, mas maganda kung napaapat pa nila. Agresibo na naman ang Ocean na nang kunin dito sa LA. Laban na naman din sila dito. Ito talaga yung signature na pinapakita sa atin ng Exolo Q, no? Maagang aggression. Dapat tuloy-tuloy lang ang inyong tulak kahit ikaw ay nasa GR, yan ang specialidad ng Exolo Q. Alam ata ni Iran nakatambay dito si SL2? Parang hindi. Actually, kung napalipas pa siya ng ilang tao dito, napakaganda na ng pwesto niya. Pwede pa siya makahanap ng ilang tao. At delikado-delikado yan kung ikaw ang nasa side ng blacklist. Million Gaming, pwede madali. Kaso nga lang, nahuli na. Eyesore, trying to find another one. Dito na, hanap din to si Ikos. Red life na siya. Kaso nga lang, hindi siya titigil. Gusto daw lang daw niya, i-hold to. Siya ay parang isang bato at bawal mo siyang galawin. Iren, peek out. Alam ba niya, dalawang tao na nandyan. Nahulog silang dalawa. RTN Minate. Left alone for the side of Exolo Q, forced to do a retake here unless if Minate has something to say about it. Oo, nakahanap siya ng isang pitas. Kaso nga lang, yan lang ba ang kanyang mahanap? Oo, Yaba, hulog na siya. RTA, left on a 1v2. Zerk, maganda pa naman ang kanyang buhay. Si Yaba din, medyo full life. RTA, nagbabantay dito sa pinto. Nakaligtas na to si RTA. Nakalagpas na at kahit naglalagpas, hindi siya nakatingin sa tamang posisyon. Ngayon, Amelion Gaming ang kukuha ng unang lamang dito sa first half natin. Lipat, pwesto. Exolo Q, men, struggling in the first half. And lalo pang mahihirapan ang Exolo Q dito knowing na sila na ngayon yung aatake. Pero Amelion Gaming, nakita natin na dahil sa passive game style nila, late sila naging aggressive, late na nga sila nag-entry. So, very much anticipated itong lipat nila from blacklist to global risk. So ngayon, dito matetesting ng Exolo Q lahat ng pinaghandaan nila from the first half. Kung magiging effective ba yung pag-commit nila sa lahat ng mga bagay. And wow! 2 kills already para sa Amelion Gaming. Ikos and Minute, wala na sa usapan. And this will be a good sign for Amelion. Grabe nga naman R2G, Exolo Q was anticipating for a major push dito sa LA. Pero hindi. Not so much for them now. Wala nang pwedeng ibuga pa si Ikus. Wala nang pwedeng ibuga ang iba pang miyembro ng Exolo Q dito. Kung madadali pa nga sila, SL2, grabe, na-whiff pa nga. At nadali pa nga yung shots na yun. And si Iren na ngayon ang mawawala para naman sa side ng Amelion. Pero si Yaba humihinga pa rin. Tumitesting pa rin ng Exolo Q kung saan sila atake. Tatlo ang meron na lang sila laban sa apat. Itong Amelio na to, okay pa yung depensa nila kasi kaya pa nila mag-spread out ng madalian dito. Pero na lang kung may magagawang milagro dito ang Exolo Q with SL2 now down to his last leg. Pag-pick out dito si Yaba, makikipaglaban siya dito kay Jake. And Jake nakikipag-testingan dito. Gets a golden headshot laban kay Yaba. And Exolo Q now found an opening. Nganda. The opening is great for them sa ngayon.
Exolo Q. A sight down. Gusto nilang pasukan. Isor, nakabantay. Si Zerg daw. Una makahanap dyan kay Jake. SL2, finding the opening. Bukas na itong parte ng mapa. Hole is big. Now, post plant is needing to be better. Tingnan ba natin? Zerk! Masyadong uminit. Dapat hindi na din siya tumingin dyan. And the great awareness galing sa side ng ex-solo queue and poging 1v2 clutch situation para sa kanya. Kailangan niya hanapin. One on one na ngayon. SL2, Red Life. Alam ata ni Poging, maganda movement. Hindi inakala. Kaso nga lang, di niya alam yung kanyang kalaban. Nakalusot na din sa kanyang likod. As ex-solo queue, binawian nila itong round na to. At parang gusto nila ituloy-tuloy na din to. Papunta sa second half. Kaso nga lang si Zerk, tinigilang si Minate. Siya naman magwawagi dito sa sniper. One-on-one battle. Both teams trading one for one. Good stuff so far for Amelion Gaming. Pero this is really a close bout. No, if XQ could still come back from this, this will be very important para sa ex-solo. All of the stops in the world, makukuha nila sa second map kung sakali. Pero Yaba be winning the fight up against Ikus. Now Amelion Gaming, nasa kanila na yung round nung simula. Pero dahil nga lumalaban pa rin ang XQ, they still have something to breed. Meron pa silang silid dito na pwedeng puntahan. At yun ay walang iba kundi kumuha ng pick-off dito. Well, Amelion Gaming be successful in getting the long-range fights by sniper match dito mula stage hanggang Balco. Naku po. To be a good amount fight. And SL2, naku po, dali ngayon sa Amelion Gaming na kung saan nakikipaglabanan pa rin sila sa sobrang layo min. Wala kang makikitang close range fight sniper to sniper ngayon. Ang usapan ng ex-solo queue pati Amelion RTA might be rotating here from mid all the way to short. Pero mababasa nga ba ito ng Amelion Gaming? Tatlo naman yung boy para sa kanila. Pero RTA, wow. He finds Isor. Pero this will be a good sign here for ex-solo queue. Yes, they now found an opening. Di pa rin alam nila daw kung nandito pa si Puging or kasama niya si Iren. Wala pa silang masyadong info. Naririnig to na ngayon ni Puging. Ang ganda ng patience ni Puging para hindi siya mag-pick out kagad. Jake, nakita na nga. Nag-overextend si RTA 1-for-1. Jake, fighting his life up against a Colt. Walang tumama kay Puging doon. And oh my God, Jake, with a 1v1 of his life. Puging whipped heavily noong unang fight nila, pre. Nako, paano pa? Ex-solo Q. Oh my God, R2G. Paano pa nila na patalo niyan? Sayang-sayang, okay. Amelion Gaming now starting to show some cracks on their defense. RTA, nakahanap siya ng isa. Buti na lang yung trade nandyan. Tig-isa-isa, dalawa-dalawa, tatlo nang nahanap dito ng ex-solo queue. Pero buti nang bumires back. Lumalaban pa din. Amelion Gaming, suddenly, one-on-one. Yaba, ang baba na agad ng kanyang buhay dito. Nakipag-parkour, papunta dito sa mid. Papunta dito sa A and... Totoo lang, di ko alam kung tama yan. Galing ka side kay Yaba. Pero eto na, pwestuhan sa labas ng B-Lobby. Yaba, galing sa mid. Pwede pa sila magspatan dito. Yaba, still inside sight. Mukhang alam niya kung nasan nakapwesto itong si Minate. Nagtapon na ng smoke grenade, nagtapon din ng flash grenade at sinasabi niya, alam mo, i-defuse ko ng to. Kaso nga lang, napakaganda ng pwesto na kinuha ni Minate doon. And the round was just so easy for him. Ganun lang kabilis Salvatore. It just goes to say with that round at, well, now, back to the drawing board for the side of ex-solo queue. And so far, Amelion Gaming, kailangan nila talagang i-plancha palalo yung kanilang depensa dito. Man, ex-solo queue, no, wala talagang map advantage na pinapakita itong dalawang teams na to, no. Talagang pag bay na nguna, yun na at yun na ang magiging solution at susi nila para may panalo yung round na yun. Imagine ex-solo queue getting the momentum in the first round, no, in the second half. Parang nakita mo talaga na XQ now founded a very solid option. Pero Amelion Gaming, mabilis sila kagad bumawi.
Pero in this stage and all, feeling ko Exolo Q will now most likely try to play passive in order to catch an Amelion Gaming member off guard. Yun at yun, kung i-commit nga ba ng AL ang short dito. Isang malaking katanungan, pero this will be a lock-in mode here for Exolo Q as they are now banking on the opportunity na wala nang flank. Diretso na lang tayo dito sa LA. Pero nung ini-scout na nga ito ni Ikusmen, baka may pwede pa silang hanapin. Pero napakalalim na nga ni Ikus. Tatlo nga nagbubok dito. Nakita nalang si Zark. He will be getting one. Pero may dalawa pang kasunod. May kasama na ngayon si Zark. 1-4-1 ang usapan dito. Ikus gets overwhelmed. Susunod si SL2. Amelion Gaming with a quick rotation. Absolutely very, very nice textbook play para sa side ng Amelion. 4-1. Jake, last man standing. Napakalayo, men. And Zark, nilinyahan na kaagad si Jake. Once again, the round goes to Amelion Gaming on the back of an amazing defense para sa kanila. Nakahanap naman sila dito ng bawi. Nakahanap din sila dito ng laban. Kaso nga lang, kaya ba nila ituloy ito? Okay, Amelion Gaming finally taking the lead this time sa second half. Well, taking it back in their hands. Pagkatapos na pantayin ng Exolo Q, no? So ngayon, Exolo Q. Usually, ito mas sabi ko about this team, no? Yung kanilang GR side, kahit pa paano, di ba, sinasabi natin, agresibo, mahiling matulak. GR side yun, ha? So ngayon, pagka-exchange natin dito sa BL, siguro naman iisipin mo, di ba, na parang mas maganda ang kanilang BL and laban dito sa Woods. Kaso nga lang, rin, I saw sila magwawage and Minate at least able to get the trade, not enough for them to be able to do anything at parang iniikutan na ang mga member dito ng Exolo Q. Di mo na nakikita sa Observer, kaso nakikita mo sa mapa at yung B lobby hold na pinagagawa ng Amelion Gaming ay napakalakas. Back to the drawing board, Exolo Q, fast LA hit, flashbang, they need to throw this out. The utility will be perfect for them kasi dalawa pa ang nagbabantay dito sa LA. Mga Amelion Gaming, oh. Parang yung dalawang rounds na yun was on the back of not even letting XU get an entry, yaba! Triple kill instantly! What? Napakabilis! Ang bilis kumilos ng Amelion Gaming. Hindi na sila nag-hold ng sight. Hinahanap nila ang Exolo Q. Amelion Gaming pushes it to 3 to send it to map point. Wow. What was that? Oh my goodness, Amelion Gaming. Can't be stopped, can't be moved, can't do no wrong para sa side ng Amelion Gaming. 6-9, Ikos now finds Puging. Pero tinan mo naman pre, galit na galit din ang Exolo Q. Maghanap din sila na laban dito. SL2, grabe nga naman yung pick na yun. He picked out 2. Can he get 3 though? SL2 with the help of Minute clears out the rest of everyone at RS and stage. Exolo Q, what was that, SL2? Ay, ganito na lang talaga kabilis ng ating rounds, no? Patuloy-tuloy lang. Kaso nga lang, Amelion Gaming, map point pa din. Pwedeng-pwede nila kunin tong mapa na to sa kanilang kamay. All they need is one more. Taasan nila ang kanilang depensa. Gawin pang planchado. Ilan ba ang pwedeng kunin dito ni Iren? Ikus, nakaligtas na, nakalagpas na, isa ang kanyang nahanap, isa lang ang kanyang kukunin. Confirming the kill, confirming the information kung ilang tao nandito sa B-site. Alarm bell should ring and it's the mid-push. Galing sa side ng Exolo Q, magwawagi dyan. Zork na lang ang naiwan gamit ng kanyang pistol. Nagrenado na din siya and the pistol of RTA of his own bringing Exolo Q sa isa na lang yung agwat natin dito sa second half na to. Both these teams, nagsasalit-salitan sila ng tig-iisang round at binabalikan nila to their side and Exolo Q right now. Kailangan nila kunin to. Kailangan na kailangan para ibalik to. Ipunta. So overtime, kaya ba nila? It's going to come down kung mapapatay ba sina ni Zerk dito sa LA. Mukhang bakit yung pwestuhan. The flash grenade, tinapon. Kaso nga lang, Zerk, likod ng truck, RTA, Duke, Minate, finding their own! Isor though, somehow equalizing the numbers, almost equals left to low life and Isor. 1v2, ang kanyang sitwasyon. Ikus red life. Nahanap oh niya my God. Yung full life. Now, Ikus left on a 1v1.
Isor, Ikus, Ikus na sa mas mataas na pwestuhan. Red life na, both low. And it's the headshot from Isor para tapusin tong mapa na to para sa side ng Amelion Gaming. And that is all she wrote for X solo queue right now. At tingnan natin ang 10-8.
memory. Tingnan natin nga ba kung sino yung mga key players para, well, for either of the teams for now. So nakikita natin for the side of Exolo Q, si Jake, palagi naman siya nagpapakita, palagi na lang siya nagpe-perform. Kaso nga lang, dito sa side ng A Million Gaming, pantay-pantay silang lahat. Kumbaga 1.3 1.AD ratio pataas, yan ang nakukuha nila. Well, siguro kay Zerk, yung kanilang sniper player din, no, nakahanap din siya ng napakalupit na kill per round dito. Ibig sabihin, sa 18 round na yan, nakahanap siya palagi ng isang pitas gamit ng kanyang sniper rifle. So, shout out sa kanya, and well, it's still a team effort galing sa ng A Million Gaming. So, everyone is online, everyone is doing their part, at yan talaga ang gusto mong makita for a team like them. Okay, it's a very good outing talaga, no, for A Million Gaming, and numbers really speak for themselves, no? Almost lahat sila, no, positive ABA, but it's true for Katsuno too. They really wanted to try to put Ikos at the spotlight, and siya talaga yung namumuna sa lahat. Minute really liked to help, and Jake was kind of a player that was doing most of the coin flips ng solo queue, no? Take a look, MVP of Black Widow. Pretty sure, nakikita na nga natin from a mile away kung sino it's going to be, Eren, as he was very much aggressive. And the key factor nung first half kung gaano talaga siya nagiging magandang asset para sa side ng A Million Gaming. He was getting multi-kill after multi-kill. He was anchoring every single angle na dapat pinupush ng kalaban. No? But this will be most likely be another ace in the pocket para sa side ng A Million Gaming pag bumunta sila sa second map. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang second map dito, Salvatore. So, Exolo Q, nagawa naman nila dati to reverse sweep. They are able to, they lose one kasi masyadong minute, siguro di nila mapick. Actually, minsan kahit yung mapick nila, natatalo na nila. Basta first map, natatalo nila. Tapos, second, third, parang mas inaayos nila, parang naging mas planchado sila. Kung agresibo man sila, it is not that super aggressive. But, it's, itong mapa na to, it's their map. Ang kara, diba? Ito yung mapa na nakita ko. Kumbaga, may consistency kahit pa paano itong Exolo Q. Kaso nga lang, nakita natin, A Million Gaming, parang handa na nga sila sa mga ginagawang agresibong plays ng Exolo Q. At baka pwede sila yung madala. We've seen other teams take advantage of this. And we've seen Exolo Q, dahulog sila dahil sa mga, alam mo yun, tendencies, negative, na ginagawa nila kagaya ng ganyan, na si Ikos, gusto sana, akala niya, nakahanap siya ng timing sa kanyang kalaban. Kaso nga lang si Zerk, gamit ng kanyang quickscope, nahama ng tamang pwesto. At dahil dyan, the pressure is right there. Di na ata sila makahanap ng tamang depensa dito sa A-site. Oo, nakahanap sila ng dalawa. But is that enough to delay the time? Flash grenade, tinapon na din. 1-for-1, and then nahanap dito. Jake is able to find one and fall. So now, 2-on-2 situation. Isor tsaka si Yaba, di pa na tatanim yung bomba dito. Kaso nga lang, nasa ilalim sila. Si Jake gusto mahulog. Di pa nila nakita to. Isa ang kanyang nahanap, pero di niya alam yung isa pa rin na sa kanyang likod. Has Exolo Q first blood dito sa Ankara. Wow, that was nothing short of spectacular para sa Exolo Q. Akalain mo nga naman na Amelian started what could have been a dream for all teams, no? Yung solidong entry talaga. Jake will be getting Eren. Double sniper tong Exolo Q. Hindi yun nina-expect ng Amelian. My goodness. Amelian, ang init-init ngayon ng Exolo Q. Dinadaan na lang nila dito ang LA. Ngayon, sila lang ngayon ang nagmamay-ari ng RS. Hotel play para kay Puging. Pwede niya makita si Minute Maya at Maya. Napakalayo talaga ng XQ ngayon. This is really, really risky for Puging. Nararap around na nga nila. SL2 will be the last member to kill off Puging. And now Exolo Q. Apakabilis nilang nakuha yung 2 points na yun. You know, parang ito yung sinasabi nating lakas, no? Yung strength ng Exolo Q. Ito talaga, yung second half, they, when kung
kumbaga, galit sila. And they are out here for revenge. And they are showing it. Tingnan mo ba naman? SL2, nakahanap agad ng pitas dito. Kaso sa kanang si Zerk with the trade out. Dun Kaminate, it's a sniper versus sniper battle. And they are able to find for the trades 1-4-1. Pero ito, nasabi ko, it's the story tales all this time, no? Exolo Q getting angry. And them wanting to take this map too, like there's no tomorrow, poging trade. Kaso nga lang, 3v3 pa din. Medyo spread out ang mga miyembro dito ng Exolo Q. So kung gusto mong bigla itong Amelian Gaming sa isang site, numbers advantage sa kanilang kamay. Okay, but it's Ikos! Nakatambay dito sa hotel! Bawal ka daw mag-check-in! Kasi nandito daw si Ikos. Si Poging na lang ang naiwan. 1v2. Marami niya pang kailangan gawin dito. Yung C4 wala pa sa kanyang kamay. Kailangan pa niya balikan at pag-isipan talaga kung ito ang site ng gusto niya puntahan. Sige, baba muna. Hanap ng pwestuhan. Poging, nandito. Hanahanap din siya! At ang ganda ng ginawa ni Jake Dan, inagapan pa niya ang pagkukuha ng C4 doon kay Poging. At nabigla, hindi siya handa sa mga pinaggagawa ng mga global risk. Hi man, Exolo Q. 3-0 start already, hindi pa rin nahahanap ng Amelian ang gamay ng Ankara. 1-4-1. Mahirap to para sa Amelian. Okay, advantage to naman para sa Exolo Q kasi hindi na sila nag-hold ng site eh. Paano naman napipick off ang Amelian? Exolo Q, lumalabas na sila mismo sa A. Nagagaling sila sa entrance mismo. Nagsusmoke lang sila. At saka sila kukuha ng pick off. Zark, hindi ko lang sure, no, kung mabubuhay ka dito. No, napakaraming Amelian Gaming ang nakabantay sa kanya. Pero ngayon, Exolo Q, kaya naman nilang depensahan si Zerk. Dahil nga nagtawag sila ng mga tropa dito. Minute will be getting 1 though. Pero it's essentially a 2v2. Make it a 2v1. Si Jake, kita naman kung ilan na lang ang kanyang buhay. Pero sapat lang yun. Kailangan niya lang hindi siya matamaan ng isang bala talaga. And ganun din naman ang kaso dito ni Jake. Kailangan niya lang ng isang bala para mawala si Ice or si Zerk dito. This is Exolo Q on a chance of getting into the board. 0-3. Exolo Q, hot start para sa kanila. And Zerk, wala yun nang lang nakita pa kundi ang ulo lang ni Jake. Exolo Q wanted the smoke. Pero di yun naging sapat. Amelian, 1-3 score. Si Zerk, nung last, well, in that last round, actually really, really made huge impacts para sa side ng Amelian niyan as SL2. Tuloy-tuloy lang daw, shinutdown niya yung standout nung last round na yan na Zerk falls. Advantage. Amelian ulit. Hanap siya na ng trade. Ito, umiinit na naman itong Exolo Q dito, RTA. Nagpapakita ng presence dito sa link. Kaso nga lang, hindi nang niya itutuloy. Pero si Jake actually, kabilang parte ng mapa ang mahuhulog is RTA. Makulit pa din. This fast and aggressive style of push. Nako, mapapurusahan pa to si RTA. Hindi niya alam na siyabi na sa kanyang likod. And it doesn't even need him. Poging, nakahanap din siya ng kanyang pitas dito. Di nila na malalayan na may tao na pala sa kanilang likod. And the A site, tinatawag na. Eyesore, sinasabi niya sa kanyang team, guys, libre to. Punta na kayo. Itanim nyo na. Right now, ayusin lang natin yung ating post plant. 40 seconds ang nasa orasan and Eyesore is in a deep position already. I feel like SL2, mag-clear nyo to. Ayan na nga. Kaso nga lang, the off angle is still too strong. 1v2 situation dito as Icarus finding nothing as Amelian Gaming. Kumakagat muli. Bouncing us back dito, Salvatore. And now, isa na lang yung agwat nila dito. I think Amelian Gaming is starting to find their groove. Amelian Gaming nagiinit na rin. But pero Exolo Q does the same thing as well as Amelian Gaming na nagiinit din ng Exolo Q pagdating naman sa mga 1v1s and Min8 peaks outfits. Like he does it on an everyday basis. Araw-araw niyang ginagawa yun, Min. And that pre-fire was just absolutely clean. Alam niya kung saan manggagaling si Yaba. And that was nothing short of spectacular for Exolo Q to get their first casualty
Grabe. A million gaming. And now we having some sort of adjustment. Kailangan nila makita si RTA dito. Pwede siya mag-lurk ng galing dito sa close tunnel. I don't know, man. Will that be a good sign for a million gaming? Pupush lang nga ba nila kagad to? Wala pang nagtatangka sa... Wala pa nagtatangka sa Exolo Q na samahan dito si Ikus. Pati si Minute. Nakabantay pa rin sila dito sa vents. Ayun, Puging and Isor. Venting kung saan sila pupunta. Sa, mid, sa entrance nga ba? O sa vents. Pero Minute, another kill para sa kanya. And now, Exolo Q. Lamang na sila sa tao ngayon. Lahat pa sila healthy. Pero Isor and Puging, di mo pa rin alam talaga kung saan sila pupunta ngayon. No? Talagang si Minute at Jake. Tahimik at tahimik pa rin sila. Exolo Q. Di ba nila makukuha ang flawless na round? And Puging is still fighting. What a peak around. Minute gets the shots over to this Desert Eagle. And Puging on a close effort para tumablang laban. Exolo Q still got around. Yan ang sinasabi ko. Exolo Q making their aggressive plays work talaga in their favor. Pero that time around, their defense was just stronger than ever before. Mid-side. Gustong paglabanan na naman nito. Galing sa ilalim, dalawang miyembro ng Exolo Q. Hotel Do, bigay na bigay. Yan, naparusahan itong si Minate dyan sa B area. Sa ngayon, A site looks open. Kaso nga lang si Jake, nahanap din si Isor galing sa gilid. 4v4, the equalizing of numbers is there. A million gaming. Gusto nila kumuha ng space dito, ng hanap ng lupa. Kaso nga lang si Iko, si tigilan sa sila sa kanilang pinagtatayuan. RTA with another shot, finding Poging in the baddest, in the worst spots in the world is si Zerk, gamit ng kanyang parang gusto niya gawing tama ang nag-iisang pagkakamali, pero parang mahirap yun na gawain para sa kanila. And Irene, who left in a 1v3 situation, might be too much. Ipit na din siya ng mga miyembro ng Exolo Q. Gagawin 2-5 ang ating score. At gusto naman na ata ng Exolo Q to ituloy-tuloy ang kanilang momentum. Ang Exolo Q now showing some promise here. Pero will a million gaming maximize the rounds here para isa na lang ang puntos ng Exolo Q? I mean, isa na lang ang lamang nila. And Minute, papangunahan kagad to with a peek over at LA. Min, kanina pa talaga tumitesting tong si Minute para hindi masyadong epektibo ang ginagawa ng Amelion, no? Pero ang ganda ng pwesto dito ni Jake pati ni RTA. Ina-anticipate nila na magpupush sila Iren. Pero Yaba will be getting SL2. Naupo masyado ng malalim ata ang pinipwesto ngayon ng Amelion Gaming para lamang makakuha sila. Pick off Minute! Siya rin nga pala ang malalim din para naman sa Exolo Q. Minute, Iren, and the rest of the crewmen. Lahat sila grupo-grupo na dito. Wala kang ni isang makikita na nasa A. Pwera na lang kay Minute. My God, it's now a 3v3. Gamit ng smoke, yun ang naging pantakas ngayon ng Amelion Gaming. Mabilis ang rotation para kay Yaba para makapasok na siya dito sa B. Nice rotation para sa hotel. And now, this is a chance for Amelion Gaming to now get the plant. Batteries na taguan dito ang ginagawa ni Jake. But with just a Desert Eagle, kanya nga ba? One tap eh dito si Isor. Isor now, sliding it in. He goes for the peak. And hindi niya sinag yung corner niya. Exolo Q, one more to get the round. And that is how you send a statement, pre. One more before we go to the second half. Exolo Q, just yeah, a crazy set of events para sa kanila. And they came to play. They came to play and there is a price to pay kasi tingnan mo ba naman, luluhod na ang mga member dito ng A Million Gaming, pero palaban pa din tong si Yaba. Okay, nahulog na yung mga nagbabantay sa hotel. Kaso nga lang, tingnan mo na naman yung signature style sa sinabi ko, paulit-ulit na lang ng ginagawa dito ng Exolo Q. Napakalalim na ang kanilang depensa dito. Di ata mamamalayan ng mga miyembro ng A Million Gaming na may member na pala dito. Si SL2, ganyan pala kalalim dyan sa A site nila. And at this point, Exolo Q, I think they thrive in these moments where they just wait for their enemy to make a mistake. Kaso nga lang, nauluhan etong si RTA, pero buti na lang si Yaba. Hindi siya aware na nandyan ang kanyang kalaban. Okay.
Finds the first shot. RTA, muntik na din mahulog. Kaso nga lang, it's a 1v2. Isor, makakuha niya dito yung C4. And RTA, nagpapestuhan na din dito sa mid side. I don't like this. Minato, kita na siya. Headshot's possible! And he is able to get the shot dyan kay Isor. 2-7 na ang ating punto dito. Pabor na pabor to sa X-Solo Q. Side switch naman na. Kaya ba ayusin ang Amelion Gaming na to? Knowing that X-Solo Q's better side is the Blacklist? That is the question that needs to be answered. And that's the type of thing that we need to see here. Step up galing sa side ng Amelion Gaming. And Zerk with the first blood is the good start. Hindi maganda sa panlasa talaga ng X-Solo Q. Oh my God, wait. I stand corrected. That was already a good position for Amelion Gaming. I was just about to say, hindi maganda sa panlasa ng Amelion Gaming, rather, ang first half na yun. And now, they came in clutch dito sa second half with a good start already. Pero 4v2 pa to. One sniper and one entry here for the side of X-Solo Q. Meanwhile, apat pa ang pwede maging agresibo dito. Pero ang Amelion Gaming nga ba, will this now be a version of them na gagawin nila at gagawin na yung ginawa kanina ng X-Solo Q wherein global risk nga sila pero sila pa mismo nagpo-push out. Ang lalim na kinuha nilang coverage para lamang sa mid at hotel coverage. Pero di mo makakalain na ilang beses din nagagawin ng X-Solo Q yun at ilang beses din sila pumalda doon. SL2, nasa vicinity na rin pero feeling ko naririnig nyo rin yung footsteps na nag-aabang sa side ng B. Pero mabilis ang rotation dito para kay Duke. Open na open ang site ng A. Pero katumbas lang yan ng rotation din ng Amelion Gaming para makalipat din kaagad sila. Nakita na nga nila ang C4. Pero hindi pa rin napapanghawakan to na X-Solo Q. Nakita ni Zerk si Isor. Pero eto na nga. Naku, na timingan pa si SL2. Napaka-familiar ng pangyayari na yun. Lahat tayo nakaranas din ng ganun. At nakita na nga rin yun dito sa Impact. Zerk nakikipaglaban na. And Jake will be clearing him out dito sa tunnel. Ang layo ng C4 sa kanya, layo sa katotohanan. Full blind dito si Jake. Pero tinan mo naman, nakapag-reposition ngayon si Pugik. Ilalaban niya nga ba to? 34 para itrabaho ang site. And no man's land na kayon si Jake. Possible B-take na nga to para sa kanya. Dalawa na nga yung nag-peak. No. And Jake just got overwhelmed by Amelion Gaming for their start dito sa second half. And kaya sige, nga ba Amelion itakbo Gaming to ng Amelion Gaming? Sige, ang Amelion Gaming, napapakita na sila. I like this start. It's a good beginning. Kaso nga lang, napakataas ng kailangan nilang akyatan na bundok para bumalik pa dito. Kailangan pa nila makahanap ng apat pa para mabawian dito, para mapantayan, ilalim, pinaglalabanan, minate, trade, maganda, 1-for-1, X8, babagalan nila ulit itong push dito sa mid side. Pero agresibo pa din talaga sila, no? They don't stop talaga when they want to. And speaking of aggressive, nakita natin yung depensa naman ngayon ng Amelion Gaming. Parang kinukuha nila yung isang page galing sa libro ng X-Solo Q. At ang lalim na din nakapuesto itong si Zerk all the way there sa A lobby. Might find success. And okay, I think nakita na niya si Minate. Kaso nga lang, hindi niya natamaan yung shot sa RTA. Nahanap niya si Isor. That's bad for the side of Amelion Gaming. Defense crumbling. Planting. And eto na. Kailangan nila ayusin yung retake. Alis si Zerk. Equalizing numbers. Kaso nga lang, nasimula na. The sniper positioning. Napaganda. Galing kay Jake. Tuloy-tuloy na lang. Gusto nila pumasok. Ito nga lang. Up, down, turn around. Lahat ng members ng X-Solo Q nagbabantay na din dyan. Kukunin na to. Dalawa na lang yung kailangan ng X-Solo Q dito para tapusin itong mapa na to at bupunta tayo sa map 3, pare. And X-Solo Q, man. This has got to be like one of the most absolutely crazy performances of X-Solo Q. Not even matching up their performance yesterday laban sa si Baqueros. And then, with Amelion Gaming in this position alone, ilalaban pa rin nila. Oh my God, Amelion really wants to try. And because of Yaba's aggression, he got to Iren as well. Hindi lang pwedeng si Yaba ang gumagawa para sa Amelion. X-Solo Q, malapit na sila sa pangarap nila para mapunta sa map number 3. Pero will Amelion Gaming be able to rally this up to force 4 consecutive rounds kung sakaling ipapanalo nila to?
grabe nga naman RTA. Duguan pero lumalaban pa din. But this is still a 3v2. I don't know about this R2G. AL has all the advantages in the world. They just have to hold the site. Tama nga ba ang spread nila dito? 1v2 ang magiging usapan dito sa may bandang A site. And Beds push nga ba ang usapan? Yun na nga ang nangyari. RTA clears out Yaba. And hindi nasa puso ni RTA ang A site. Ang layo ng pupuntahan niya. Ang layo ng ilalayag niya para lang mapupunta sa B site. Ngayon hindi alam ng Amelion Gaming kung saan mapunta si RTA. Ang laki ng ni-wrap around niya. Kaso nga lang, nababasa rin ng Exolo Q kung saan papunta to si RTA. And mabilisan at dali-dali rin sila dito. Inaantay lang ba nila yung audio Q? We'll never know. 45. And ngayon, RTA, i-clear niya pa yung site pagdating niya kaya hindi siya panatag dito. And now, with 35, para makapasok ng site na doon, para ng Exolo Q, hindi pa rin nila alam. Hindi pa rin nila alam kung saan sila kikilos dito. Ngayon, Amelion Gaming with a 2v1. As we head into a retake. Okay, retake situation para dito. 2v1. RTA, siya yung mag-isa dito. Kailangan niya gawin tamang-tamang itong postplant na to. Iren is half HP. Kaso nga lang, red life na din to si RTA. Nako, hindi pa tumama. Yung unang-unang bala. Nakahanap na, ipaikot-ikot na din siya dito sa site. And I want to say that it's enough. Kaso nga lang, Amelion Gaming, palaban pa din. Kaso nga lang, apat pa din yung agwat dito, no? Masyadong mataas ang lamang na kinuha dito ng Exolo Q. Para balikan to ng Amelion Gaming. I mean, they have done it. I have seen them fight this out. But I need to see more from them coming in this half. Okay? Early aggression dito sa labas ng A main, no? And so far, so good para sa side ng Amelion Gaming. Vents area, mukhang gustong itulak na. May tao nagbabantay. Dalawa actually. Si Poging kasama din niya. Nandito si Yaba. Granada forces him away. Itulak siya pabalik. Patuloy-tuloy na din ang buhos ng ginagawa dito. Kaso nga lang, hindi nila na-expect si Poging. Napahanap pa siya ng tatlo. And Amelion Gaming, the defense that they needed. Kaso nga lang, si Minate umiinit na din. Still, tuloy-tuloy lang ang tulak na gusto gawin dito ng mga Global Risk at mabibigla nila, 100% mabibigla nila ang huling miyembro dito ng Exolo Q, C4, na sa kanilang kamay. So it needs to be Jake to make the move at kahit magtago ka dyan sa mismong wood, matatagusan ka pa din ng bala na headshot na din. Amelion Gaming, tuloy-tuloy lang ang hila pabalik itong laro na to. And they want it badly. Yan ang tanong. Sino nga ba dito sa dalawang teams mas gusto? At mukhang si Isor gustong-gusto niya kasi siya ay nakahanap ng unang pitas dito. Malapit na nga ba sila? Makukuha na nga ba nila ang comeback na hinahanap nila? Ang totoo nga ba ang comeback para sa Amelion Gaming? Bumabawi naman ang Exolo Q. Double para kay RTA. Ayaw ata ni Exolo Q, man. Gusto nila ng map 3. Ang gusto ng Amelion Gaming 2-0. Ang gusto ng XQ. Gusto namin mag third map. RTA 4K in one round. Forcing AL back into the drawing board once again, man. Nakita na natin tong scoreline kanina laban sa SBK. Nagawa nila yung pre, naitawid nila yung laban sa Herbie Gaming. Pinako nilang Herbie Gaming sa 9. At ngayon, Amelion Gaming. Kaya nyo bang ipakita na totoong comeback? Higdalawang kills ngayon ng Amelion. Wow. Wala kay Iren, pati kay Zark. Nakakalahati na nga rin ngayon si SL2. And Zark, pushing. Napaka-aggressive na nga ngayon. Minate will be getting Zark. At nag-overextend siya ngayon ni SL2. Kaya nga ba ilaban to ng Amelion Gaming? 3v2 na nga, nawala bigla ang advantage ng Amelion Gaming dito lamang. Papuntang RS. And kaya nila i-cover tong batteries na to, no? Very, very easily kung i-hold nila. Ang site nagpakita si SL2. Pagkatalon, luminya kagad. Pero hindi niya na i-challenge to. Yaba, ayaw na makipaglaban. Nakita si Jake. And what a trade by Jake. Oh my God. This is going crazy, R2G. Dalawa naman ang duguan dito para sa side ng Exolo Q. Amelion Gaming is still fighting. Dalawang healthy para sa kanila. Napakalaki ng life advantage na meron ngayon ang Amelion. Mm-mm. And now Red Health SL2. One more
para sa side ng Amelion Gaming to force a 9-6 scoreline. And there goes Juke peeking it out. Actually, Jake nga, ano, Eyesore will be clearing that out. And ex-solo queue. Muntik na nila makuha yung round na yun and Amelion is still fighting. Laban pa lang din daw sila ng laban. Ayaw talaga bumigay. Amelion Gaming with the heart of gold. Still, tatlo pa rin ang kanilang kailangan kunin. Round by round daw, sabi nila. Tuloy-tuloy lang as this default is going deep. Paso nga lang, tinan mo ba naman ang lalim na na si Zerk nandito sa kanilang likod. Malalaman ba nila? Ilang lason ba ang kanyang mahanap dito? Poging also in a prime position to be able to defend. Zerk is able to find for one. Dalawang kanyang nahanap dito na lason na mga member dito ng XOLOQ. Just like that, dahil sa napakagandang inisyatibo na tinake dito ni Zerk, nakahanap niya yung mga pitas here as SL2 not able to find anything. Was able to find for one dyan kay Yaba, opening up the site. SL2 now. 1v2 situation. Ano ba ang kanyang pwede dito ang gawin? Healthy pa siya. Well, full life pa din. And now, this 1v2 might be huge unless SL2. Pwede ba niya maagapan yung dalawang miyembro ng Amelion Gaming? Natatakot ako pa sa kanila! And that's it! One spray! Two kills! As XOLOQ na close down off that clutch! XOLOQ, gusto tayo puntahan sa map 3. And grabe yung control nila ng mapa na yun. Dude, SL2, what was that? He came ang in ganda. Like Kobe, man. Grabe yung kumpiyansa nung Amelion para i-push yun. Kaso nga lang, hindi nila nirespeto yung kakayahan ni SL2. That was absolutely crazy and game-changing for XOLOQ. Magpasalamat kayo ngayon dyan kay SL2, man. He deserves all the props in the world as we head into a map number 3 later on. But what is this series? Once again, we head into a game number 3. Pero bago yun, pahinga muna tayo mga kaibigan. Ito pa rin ang CFSPH Impact R2G and Salvatore. We'll be right back after this.
Welcome to the CFS Esports, the top competitive Crossfire Esports scene in the world. Last year, the CFS Esports was able to celebrate the 10th anniversary successfully. The CFS Esports has been able to develop continuously with your love and interest for the past 10 years. In this context, this year's CFS Esports will bring adventurous changes to the scene to provide a more competitive ecosystem throughout the world. Maligayang pagbabalik dito sa gitna ng CFSPH Impact Day 6 Series 2 po natin between X Solo Q and of course for the team of A Million Gaming and R2G Salvatore. Nandito pa rin kami and grabe sa nakita natin. It is a back and forth. Not necessarily sa mga rounds natin, but it's just a back and forth. Kumbaga nakuha yung unang mapa para sa side ng A Million Gaming. At ito naman yung highlights ng map 2 na napunta sa kamay ng X Solo Q. So far, nung sila'y nasa Global Risk side, ginawa nila yung signature aggressive defensive style na palagi nilang ginagawa, at so far yun yung nakahanap sila ng success kasi napapunta pa nila to a 7-2 scoreline. And nung napunta tayo sa second half, we were able to just see them close it out of proper post plants and well clutches galing kay SL2 kagaya ng ganyan. Patuloy pa rin ang action, men. Wala talaga makakapigil sa duguan dito ng Exolo Q. And I do think no na merong niluluto ngayon ang kanilang kalaban, because I cannot take that last round any seriously no, para naman para sa A Million Gaming. That clutch from SL2, may nakakapanira talaga ng moral yon, kasi nasa kanila nga nila yung position advantage, nasa kanila na yung pwesto na yun, pre. Number tapos advantage din. All it took was one magazine of the AK-47 ni SL2 para maklutch yun. Set summary tayo mga kaibigan, because we have to understand what is in what happened in that game. And there is so much to talk about when it comes to numbers. It was really the SL2 show. Actually, hindi SL2, it's SL2 versus Poging Showmen. Take a look at the stats here, kasi nga this will really give us a very good glimpse of what happened. Tinan mo pre, it's SL2 versus Poging. And I do think Poging nag-throw off lang talaga siya doon sa second half na yun. Pero on that first half, it was those two players. But now, heading into the overall leaders and the duelists of this series, it was Jake up against Eren. Grabe nga naman yung multi-kin potential ng dalawang players na yan. And I do think Eren and Jake will be the two primary targets dito sa ating parating na map. Okay, tama ka dyan. Okay, at least Eren right now showing off that he can. And well, Luke as well. Ito, makikita natin sino nga ba ang set MVP natin. Well, MAC MVP para dito sa Ankara. At mapupunta yan kay RTA. At agree na agree ako dyan, kasi tingnan mo ba naman, the numbers don't lie, Salvatore. At tingnan mo ba naman, 1.5 KD ratio at 0.94. Kumbaga na round up mo yan, parang isang kill per round. Yan ang 2.9 na value, no? As RTA, kaya ba niya dalhin yung energy na yan, ganyang linis na yan papunta dito sa map 3? Yan ang tunay na tanong. So, ito, map 3, what are we thinking, Salvatore? Nothing to look forward to actually. Kasi feeling ko the default setup for these two players will really depend on how much impact will both Eren, Poging, or even Jake could lash out to, no? Pero a map that would heavily benefit ExoLoQ is something that, you know, kaya nilang gawan ng set play even after post-plant. Yung alam mong iba yung magiging takbuhan nila from start, mid, up until the late, no? So, this will really, really give so much of a lasting impression para naman sa side ng A Million Gaming. Tapatan din naman yun. But now,
the question is, how will this lash out to in terms of action? Feeling ko sobrang either dikit lang, pero ngayon ExoLQ from yesterday, they still managed to reverse sweep this. So I'm not gonna be surprised if ExoLQ managed to do so. But I will be surprised as to what passion or what style will ExoLQ now give out into this series. Malalaman natin yan namin. Ayan, napapasok na din po tayo dito sa ating laro. And we should be able to see the GR side. Magsisimula yan para sa side ng ExoLQ at ganyan na pala kabilis. Di ako alam ang nangyari. Patay na pala lahat ng miyembro ng Amelion Gaming. Okay, I guess that's what happens, di ba? Ganyan na lang kabilis. And unfortunately, di natin nakita yung action dyan sa kagagahan. Pero I guess sa mga nanonood dyan, kung gusto mo ng summary, nanalo yung ExoLQ dito sa first round natin. So now that we're gonna go to the second round, tinan ba na ba na ano nga ba ang adjustment na pwede gawin dito ng Amelion Gaming? And well, it's looks like that they are trying to find for early MR control dito. Gusto nila pumasok dito sa lockers. Kaso nga lang, smoke grenades, tinitigilan pa sila. And Zerk, initiatibo, kinukuha niya. Nagtapon ng utility dito sa ilalim. And Zerk's able to find for one kill dun kay Minate. Di ko alam paano nangyari yan. Natuloy-tuloy na din si Isor as well. Somehow, nahanap na din si Ikus dito. Dito sa woods and Yaba! Hello! Nakahanap na sila ng butas dito. RTA, yung MVP na lang ang naiwan. Masyado na ata itong mahirap. Pag, masyado na mahirap yan. As Amelion Gaming, isa pang round ang kanilang kukunin dito. Dito sa half na to. At ngayon, it is going to be early MR control. Nagustin nila kunin. At mukhang ibibigay naman nila. Pero kailangan nila antayin yung smoke dito, eh, no? Kailangan malaman ng ExoLQ kung saan na ba to yung smoke na yon. And that would be huge info kung alam nila kung saan magagaling yon. Knowing na an early pick-off by ExoLQ will be so beneficial na matitigil kaagad yung Amelion sa pag-push dito sa machine room. Pag nakuha nila kaagad yung lockers, topside control kaagad yan, and magiging alanganan na ngayon ang XQ. Kailangan nila ilaban lahat yon mula sa jail or even sa RS nila mismo. Pero apakasakit nito pag may na-pick off sa linya ni Min 8. Ngayon, tumitesting lang lahat ng miyembro ng Amelion Gaming kung hanggang saan ba mag-aabot yung pag-wallbang nila dito. Hindi pa rin sila nagkukabit dito. Nako po, Min 8! Hindi na timingan. Napakanipis kasi ng mga options niya doon. Pero feeling ko, i-force pa ba? Niyaba pa din ni Zerk. Ayun, nakapinasok ng Zerk. Goes in, pero may nasa control room. Nice coverage by ExoLQ. They get the headshot, pero 1-for-1 pa lang yun. Jake, nakikipaglaban pa rin dito sa control room. SL2 ay kasama niya, pero nakapasok pa rin ang Amelion Gaming para makapagtanim ng C4. 4 versus 3. ExoLQ still in dangerous position, mga kaibigan. ExoLQ, kaya nga ba nilang mag-start ng flank play dito? Pero lahat sila duguan, lahat sila gusto pumunta ng control room. And Poging will not be taken down. RTA and SL2 gets an important pick-off para masimulan yung flank dito. 3v2. Napakalang ni SL2. He wants to go for mid. Kaso nga lang si Puging. Nice anticipation galing sa kanya. And this is now a 3v1 retake para lang kay Jake. Naku po, delicates na siya. Pero Jake will be getting one. Si Winnable. Duguan yung dalawa. Clutch is still possible para kay Jake. Healthy pa siya. Ilalaban yun ito from control room to track. Napakadelikado na ito. Pero risk taker yan si Jake. He knows his odds. He knows his numbers. He will now be rotating all the way to stairs. And alam. I think he will be doing so. Alam to, pre. Maganda tong coverage para kay Yaba. And tumalon si Jake para lamang bumalik sa lupa. And now, ExoLQ with a close effort, but Amelion says it's not enough as we get 2-1. Maganda ang ginawa sana ni Jake doon. Kaso nga lang, parang inagapan nga ng mga miyembro ng Amelion Gaming. And now, the advantage goes to their court sa ngayon. They are able to take this MR control. And I really like the pacing na pinapakita nila sa atin doon. Pagdating sa maagang part ng round, nakahanap sila ng mga pitas kagaya ng ganyan. Hulog na itong si Ikos, and then like, this is off the aggressive place na pinagagawa dito ng ExoLQ. They're using their very aggressive style against them at napakatigas ng kanilang ulo. Ayaw nila tigilan at parang yan talaga ang kanilang gustong gawin dito. At tingnan mo ba naman, and speaking of aggressive, si Iren din pinapakita niya yung sarili niyang agresibo. Agresibong tulak dito sa second mid. Kaso nga lang,
Red Life na din to si Jake. Yaba daw is in the prime spot. Zerk, di ata siya. Nagnampasan silang dalawa. SL2. Grabe, hindi niya alam yan, na may tao na pala dito. Okay, oh eventually God, na makikita Zerk. Na ni Zerk. Yan ang sinasabi ko. Yan ang execute na gagawin dyan ng Amelion Gaming. Papasok na din as RTA. Left man standing as he's going to try to get an ace. A 1v5 off that weird entrance na pinaggagawa ng Amelion Gaming. T-Force planted. Last man is killed. And another round mapupunta sa Amelion Gaming. Salvatore, naniniwala ka ba sa nakita natin, pare? Hindi ako makapaniwala, pre. Ayoko isipin kung ano yung nangyari doon. Exo look, you mean. Naguluhan, nagulantang sila sa mga nangyari, pre. Saan ka makakita ng entry na manggagaling ng control room? Tao, sobrang clueless ng Exoluk user. Will now be starting it off. Double kill, make it 3 kills now already for Amelion Gaming. Dali-dali ang pagpasok dito ng Amelion Gaming. Grabe nga naman, walang coverage. Walang nakatayo at walang naka-anchor na Exoluk member dito sa site. Exoluk just got gunned down aggressively by Amelion Gaming. Wow. Not even going into the 40-second mark, usually yun yung prime time ng Amelion para kumilos. Pero Amelion Gaming, ini-speedrun nila ang hapunan nila, pre. Parang iba na yung pacing na pinapakita sa atin itong Amelion Gaming. Na parang mas galit sila, parang may intention talaga sila para kunin to sa kanilang kamay. So now, Amelion Gaming with everything in their hands. Ano nga ba ang kanilang pwede pang gawin dito muli? So now, as Amelion Gaming is countering any aggression na ginagawa dito ng ExoloQ, pero this time around, finally, nakahanap din ng pwestuhan itong si Minate. Nahanap din niya yung tamang pitas. So now, Minate, nahulog, pinatay si Yaba, the sniper showing up for the side of for solo ExoloQ. Kaso nga lang, trade finally shuts him down. And now it's back to the drawing board for the side of ExoloQ. Amelion Gaming, onting control dito sa MR. Split, dalawa sa woods. Isa sa MR, maybe trying to find for pick-offs from different parts of maps. And na tuloy-tuloy na. Slowing it down. Ikus, nagbabantay dito sa second mid. Iden na nagtumatambay sa labas ng woods. And poging, great pick-off. What is the follow-up? Diyan RTA nandiyan din sa taas. Kaso nga lang, big mistake. Galing dyan sa kay Amelion Gaming. Masyadong ambisyoso. Unfortunately, the late lurk not finding anything in ExoloQ. Stopping. Tinitigilan nila yung bleeding nila. Yung duguan na binibigay sa kanila ng Amelion Gaming. At muling at least makakapahinga sila for now. Okay. Okay na ba? Kalmado na ba ang dalawang teams? Kasi talagang unang apat na rounds pa lang, nagpainit na agad ang Amelion, pati ExoloQ. Imagine, pre, ilang beses nag-aggressive push ang Amelion at dali-dali ang rotation kagad ng ExoloQ. Kahit ilang beses mo na nakita si Ikus, pati si RTA, na gusto talagang kumuha ng backstab play. Pero wala talaga. Ayaw na ayaw talaga ng Amelion. Minute. Huge pick-off para sa kanya. And sinisimulan na nga kagad ng ExoloQ. Iniwan muna nalit dito ang C4 para walang info ExoloQ kung saan pwede to manggaling. Nade spam dito sa may 3 bucks. Pero isa to sa mga halagang pwesto ngayon ng Amelion is makuha kagad ng control dito sa lockers. Ngayon, 4 bucks cleared now. Pero with a possible vent blank na manggagaling si ExoloQ, baka pwede mangyari yun. RTA will be clearing out Isor. Wala na ang opensa ng Amelion Gaming, no? Grabe ang smooth criminal pick dito ni Jake. Kala mo na moonwalk para lang patayin si Puging. Kitang-kita naman kung gaano nilalapastangan na yan ng ExoloQ. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon yung Amelion pumush. Di man lang sila nakapasok ng locker spray. Walang ni isang kaluluwa, pre, ang nakatikim o nakapindot man lang ng C4 sa site. XQ, canceling them down just inside of machine room. Pwede mo silang tawagin Michael Jackson. Pwede mo silang tawagin Jackson 5 because they are bad. And ngayon, at least nakahanap sila ng tamang pwestuhan dito sa kanilang scoreline.
4-3. Not that bad for the side of Exolo Q. Pwede pa nila bantayan, especially kung napahanap pa nila tong round na to. Minate, great. Great start. Napaka magandang simula. And now, dahil dyan, pwede na sila kumalma na, kumalma na palalo at hanapan pa ng tamang depensya dito. B, nang iwan sila ng isang tao, dalawa nandito sa second mid. So, potential to be able to defend is high. Sniper, importante dito sa B site. Kailangan tumama, pula. Ito si Minate at yan nga ang ginawa niya. Nahulog si Zerk na gusto sana pumasok galing sa lockers. Tumigil na din sa kanyang kamay. Yung isa pang member dito sa RTA finding another one dyan kay Irene at si Yaba na iwan dito sa vents. Paglabas niya, sigurado naman, alam na nandyan siya nakapwesto, may nakabantay. Kaso nga lang, this time around, parang na umalis na sila. And Isor is able to find for one pick-off dun kay SL2 na masyadong umiinit. Yaba able to finally drop and find gawan. Kaso nga lang, yung C4, nasa kawalan. Tatlong miyembro ng Exolo Q, nagbabantay na din dun sa bomba. Si Jake, nakita na, alam na nila kung pwestuhan, kung nasan na ang huling miyembro ng Amelion. Tumalon si Luke, nag-pick, hinantingan na din, hinanap, kinuha, at binigay yung huling round. Well, hindi pa pala yung huli. Yung round, bago pa yung huli dito sa side ng Exolo Q. At Minate, baba ng buhay, baba ng HP, agad-agad, tinulak itong Silo, Yaba, 1-for-1, Zerk, gamit ng kanyang sniper, nahanap si RTA. Patuloy-tuloy na din, mahulog ang mga member dito ng Exolo Q. Wala din silang mahanap. Jake, trying to find for something. Nagahanap. Pero, yung nakuha niya is a big ball of nothing. SL2 trying to fix the mistakes of his teammates. Kaso nga lang, masyadong madami na nakommit. At dahil dyan, pagpunta natin sa side switch, lamang ang Amelion Gaming 5-4. Eh, ganun talaga kainit ang Amelion Gaming, no? Pero isipin mo, pre, isang round na lang sana yun para sa Exolo Q. Yun sana yung hinahanap nilang momentum. Kaso nga lang nalipat yun sa Amelion Gaming. At yun lang yung round na nakuha nila after the rally of Exolo Q. So now, entering into a defensive Amelion Gaming. Nakita natin kanina from map number 1 how they really excelled. Pero it will be a different style now for Exolo Q to accomplish something an aggression, knowing na ang bilis lang talaga nila mag-adjust eh. Kaso nga ba, gaano ba ka-aggressive tong Amelion Gaming na to? Isipin mo, nung Black Widow kanina ng Amelion Gaming, how passive they were. Pero ang bilis nila mag-switch pag alam nilang retake na. Pero for Exolo Q, they were very aggressive. Wala tayong nakita sa kanilang nag-i-step back talaga. Lahat talaga sila galit na galit. So now, I do think no na importante to ngayon para sa Exolo Q na makuha nila kagad yung pwesto na itong 4 box na to na kinatatayuan ngayon ni Puging. SL2, pag nakuha niya ngayon si Puging, mabilisang rotation na lang para sa Amelion to. And I do think Exolo Q kaya naman nila tapatan to kagad. Pero dahil nga wala silang binabato na utils whatsoever, ang aggression na ngayon ay mapupunta na lahat sa Amelion Gaming if ever na tumesting ngayon ng Exolo Q. Kasi nga, two entryways to eh, pre. Magagaling sila sa woods and then go to stairs or iko-control room na muna nila to. Mm-mm. Probably a util dump. Pero 57, ito natin yung pinakamabagal na round na nakita natin so far, R2G. Pero ngayon, Yaba nasa mid-knock. Naku po, delikado ngayon para si Yaba. Nagkasakupukan sila dito ni SL2. Bangga kung sino matamaan ngayon sa Amelion Gaming. Minute with a double kill. Open na open ang side. Pwede na magtayo ng palitada dito at pwede na magbuho, sabi ni Foreman. Exolo Q, 5-5 to tie off. 5-5. Binalikan pa ng Exolo Q to. Sabi natin, yung mas magandang half nila ay yung half sa blacklist. So, ito na nga ba ang potential nila. Bumalik dito, Zerk, tinigilan yung gustong sana gawin dito ni RTA. Nag-agresibo dito sa MR. Wala sa kanila yung lupa na yan. This time, Woods. Gusto nila kunin dito. Pero mas feeling ko, masyado silang mabilis. Masyado silang makulit. Pwede silang madali dito sa kaaga-agahang agresibo ginagawa nila dito. Oo, Amelion Gaming, magwawagi. Ayan yung sinasabi ko. Pwede silang madali. Pwede silang maparusahan.
ganyang kabilis lamang. And just like that, A Million Gaming, nahanap nila yung isa pang punto dito. Sa ngayon, Exolo Q, di ko alam kung gusto nila ituloy yung mabilisang push nila dito sa Woods area. Okay. Galit na galit, men. Amelion. Parang, ang bilis na makapangyayari, men. Just like that, they cleared out everyone from Exolo Q. And it's just a staple for them. Para lang tumayo ng site at hayaan yung pumasok mismo ang Exolo Q. Oras na ata para bumali. Kung ikaw ngayon ang Exolo Q, hinahanapan na nila ng butas ngayon ang pwestuhan ng Amelion. And Yaba pa mismo ang lalabas dito sa mid para makita kung sino ang naglurk dito sa Exolo Q. Bawal daw bumali. Sabi ni Foreman, bumili daw muna kayo ng merienda nyo bago kayo bigyan ng pagkakataon ng Amelion para bumawi. 2 rounds for Amelion to push the lead to 2. Agresibo ang kanilang ginagawa, it really catches their enemies off guard. This is a really a tough task here for Exolo Q to mitigate everything that Amelion is throwing, pre. Napakahirap na ngayon ng ginagawa ni Exolo Q. Ang risky ng ginagawa nila, men, ever since the start of this second half. Ilang beses nilang gustong mag-start ng lurk pero nababasa din kagad lahat ng Amelion. Pero isipin mo nga naman, no, like, saan mismo nang gagaling yung gantong playstyle ng Amelion Gaming? Saan din napupulot to? Uy! May bet action na sila dito. Ayan. Exolo Q. Kailangan na nila magpursige dito. Sobrang open dito ni Izor. Pwede siyang mabunderya dito. Di niya alam na may tao sa bids. Di niya nga niya alam. Antayin mo lang talaga, Jake. Antayin mo. Mapapasayo ang kayamanan ng kaluluwa dito ng Amelion Gaming. Opening to, men. Pag nakuha nila yung control room, easy site to. Track na lang yung kailangan nilang i-clear out. Nako po, Jake. Basta timing lang ang kailangan mong gawing tropa dito para mapasayo ang kayamanan. Kaso nga lang si Ikus na yung mag-clear dito. Ngayon, wala na si Minate. 2 ngayon ang nawawala para sa side ng Amelion Gaming. Make it 3 naman to force 3v2 Amelion Gaming. Alanganin na nga yung pwesto dito. Pero open na open ang site dito lamang sa B. But with now, time ticking. Kaya nga ba i-clear out to ng Amelion 1v2? Duguan dito si RTing. Nako po, failed flash. Panandalian lamang, full flash pa nga i-rin. Medyo nababaril na nga dito ni RTASL2 going for a high-low setup. 25 para na lang sa oras dito ng Amelion Gaming gets one. Kaso nga lang, alam niyo ba kung nasaan si SL2? Nice swing by the last remaining member of Exolo Q. As 1 point before we head into a tie game. Pero lumalaban pa rin ang dalawang pupunan. Ang dikit ng laban, R2G. Kung sino ba naman ang pwedeng i-close out yung round na yun? Sino pa ba kundi si SL2? When it comes to closing rounds, he is the man to do it. Nakita nga natin, last map, siya yung mismo yung nagsara dun in a 1v2 clutch. And you best know, kahit sa sitwasyon na yan, nung last round, kayang-kaya niya itapos yun. So now, Exolo Q, kahit papaano, may momentum pagpunta dito sa round na to. MR Control, at least nahanap nila. Next up is Lockers, kaso nga lang yung Woods, di pa nila kinukuha. Iniingatan talaga nila to ng todo. Smoke grenades, utility, tinapon na. Kaso nga lang, may sniper dito, galing sa side. Exolo Q, Irene, una makahanap dun kay Ikos sa gustong itulak ng Exolo Q. At ito na naman tayo, vents na naman. Ilang beses na tayo nakahanap ng isang lason dito. Minate, at least nakahanap dun kay Poging. The distraction is there. At di ata ready, hindi ata handa yung mga membro ng Exolo ng Amelion Gaming sa mga nauhulog na miyembro na Exolo Q. Galing sa taas, galing sa labas, galing sa kaliwat at kanan. And now, Exolo Q, pinantay nila yung punto dito with Amelion Gaming. Aggressive early start here from Amelion Gaming. Zerk, no, lumabas na dito sa labas na ng vent. Dito na sa mid, pwede siya makahanap ng pitas dito kung hindi sila maingat. And ayan na nga, nakahanap siya ng isa. Kaso si Ikus, sa kabilang parte ng mapa, sa MR, nahanap niya yung isang kailangan niyang kunin. And with that, it is a round that is slowed down by force. Exolo Q, man, this got to be like the most competitive we've ever seen, man. Amelion,
ilang beses na nilang tinetesting ang Exoluke yung kung gaano baka pulido yung entry nila. And ngayon lumalaban pa rin si Iren para pigilan yung umi-entry na Exoluke. Dalawa na yun na punteriya. Apat sa isa na ngayon ang labanan. Jake, nakawala talaga sa mapa. Sobrang layo ng C4 sa kanya pero kailangan niya na muna i-clear out. Oh, Zerk Kotlak, hindi nakatingin dito sa stairs. Malayong labanan dito from controller mo all the way to track Iren. I-spread out pa rin dito, in-spam na nga. Pero Yaba, mabilis ang rotation and nice flank play dito para kay Yaba to force a 2v1. And foundation round para naman dito sa Amelion para mapalapit sila dito sa map point. Mm-hmm. And that is very important for them as they try to take this out. Pero feeling ko magsasalit-salita na naman silang tong dalawa na to eh. I like kung ginagawa dito ng Amelion Gaming. Yaba, hanap kay SL2. The early aggression here really forces Exoluke back. Tapos tinamo na naman to si Zerk. Inulit na naman yung kanilang gagawing agresibo dito. May Nate Alisa kahanap. Kaso nga lang, di niya namalayan na si Zerk na ganyan na pala kalalim sa kanilang spawn. At least si Jake, tahanap niya. Finally, na-shutdown na din niya. Yung makulit na langaw na, alam mo yun, numilipad sa mukha ng Amelion Gaming. They're able to shut him down. Nakakainis. Napakabilis. Pero eventually, a sigh of relief nung nakuha mo na siya at hindi mo na naririnig yung parang ingay na binibigay sa'yo ng langaw. Pero dalawa na pala ang lumabas dito as poging. The second one, annoying. Ano pa ba magagawa mo? Nahanap pa ng isa. Nakatakas din. Ligtas ang kanyang buhay. And he doesn't even need to go even harder. They just need to hold it even longer as Amelion Gaming. Pinunta to sa series point as it is a 7-2-9. Kaya ba nila ito isara? Oh my God, man. 1 point for Amelion. Napakasakit to. Indahin po ang pagdating naman sa Exoluke. And now Yaba getting a double pero nababawi din kaagad ang Exoluke. Machine room action na naman para sa side ng XQ. Pinapabayaan nila yung pagkakataon na pwede pa nilang mabawi ito. Grabe yung pigil nila pero may nakita silang puging na papasok. Buti na nga lang. Merong opensa pa rin ng Exoluke. Lang play na sana yun. Nade play Exoluke. Ang dami nilang nilabas doon, pre, para lang maprotektahan yung nag-iisang B-site. And now, Amelion Gaming. One round away. O pupunta tayo sa extrang apat. Puging getting solo to. Oh my God, sir. Naku po. Napigilan ngayon ang Exoluke. Yung masyado atang mainit ang panahon para sa kanila. And gusto na nga nila mag-overtime, pre. Kaso nga lang, nabasa ng Amelion Gaming yung game plan nila. Mid action para kay Aizong. Getting a double. One more. And para napapalapit na nga sa inevitable ng Exoluke. Yung hindi pa minate triple dito sa mid. And we'll now be going to a 1v1 against the great one. Di niya alam. Iren versus Minate. Oh my God. Sniper versus AK. Distansya lang ang puhunan dito ni Minate. Pero si Iren, one tap ang kailangan niya. Kailangan asintado si Iren. And hindi niya alam kung nasaan ang C4. Ang advantage na dito para naman kay Exoluke is meron siyang C4. No Ayan way. Na nga, men. Set up para sa retake dito ni Iren. Alam nga ba ni Minute kung saan siya manggagaling? Naku. Timing? Timing lang ata ang pwedeng maging dito ni Iren. Nakita na nga si Iren. Minute, magkakapag-reposition. And Minute with a 1v4 clutch sending it to overtime. Di pa nabos ang boxing dito, R2G. Tuloy-tuloy lang ang labanan dito. Tuloy-tuloy lang overtime. From a 1v4 clutch nang galing kay Minate. Minate, napakayan ang talaga ang gusto mo makita kung ikaw na sa side ng Exoluke. Akala ko tapos na. Akala ko nandyan na. Akala ko nakasulat na ang pangalan ng Amelion Gaming sa langit. Akala ko sa kanila na yun. Kaso nga lang, si Minate, sinabi niya, teka lang, akin to. Kunin ko na to at tingnan mo ba naman yan talaga ang pinakita nila sa atin. Sinabi niya, ako bahala sa inyo. Literally,
kinuha niya yung buong team niya, dinagay niya sa kanilang likod at sinabi niya, ako bahala sa inyo guys. Ako.
pasimulan nila yung Cinderella run nila. Much like si Baqueros Esports. And to think na no, second series pa lang to no, R2G, meron pa tayong dalawang susunod maya at maya pa. Meron pa tayong Sobstick versus si Baqueros and Ubek versus Amelion Gaming pagkatapos nito. Well, what a way, man. Pangalawang overtime na to. Mm-hmm. And baka meron pa bubuga ang Exolo po tsaka Amelion. Ito, ito mas sabi ko, no? Tama ka nga, I guess for on the side of Amelion Gaming, pwede na gumawa ng agresibong depensa. Kaso nga lang, saan nang galing yun, di ba? Galing din sa Exolo queue. And I think we've seen more rounds na kung saan yung Exolo queue, sila naman ang tatapon yan. So, with that being said, feeling ko kahit ganyan yung laban ng pinapakita ng Exolo queue, pwede pa sila madali, pwede pa sila matalo, pwede pa silang, alam mo yun, malason. So now, we're back in this round. We see the same thing. MR control dito. Minate, wala nahanap. At muling, kailangan niya mag-back dito. Kailangan niya bigay yung lupa na yan. As, tingnan mo ba naman, the map is evenly spread out dito. Okay. Exolo queue, man. This is a really tough task para sa kanila. Knowing na there might just be once again an overextending Amelion Gaming. Yun na nga nakikita na nga ni Main 8 pati ni RTA yung mga nagsisili para na Amelion Gaming. Yabang hot locking na naman in Exolo queue. And with SL2 getting that kill, si Izor na lang ang natitira, nag-iisa dito sa machine room. Ano pa bang kailangan gawin na Exolo queue? E di i-push out kagad si Idol. Jake will be getting the last kill in Exolo queue. Tizer of 10-10. My goodness, man. That just has to be like one of the most that has to be like the quickest rounds we have seen, man. And I feel like Amelion meron silang pambawi dito. And that will just most likely be one of the craziest rounds, man. Ngayon, Exolo queue. 5v4. And Yaba and Iren, dahil nga nawala si Yaba, na-bait out nga siya kagad Iren dito. And baka pwede nang mga rag dito ang Amelion Gaming para kumilos pa nga. Nasaan nga ba ang pwestuhan dito? Baka pwede nang kumuha ng isa sa mga mahalagang atake ang Exolo queue. Oo. 5v4. This creates so much of a dilemma para naman Amelion Gaming. Madami. And Surf will be fighting it off pero ang bilis kagad mag-swing ni Jake. Forcing the trade of a 1-for-1 pero 5. Actually, no. It's a 4v3. Just like that. Hindi rin nakikipaglaban sa ligon ang mga uso dito laban kay Jake. Pero now, with a warning shot now called in by Amelion Gaming, baka pwede na sila mag-commit dito sa stairs. SL2, nag-iisa lang dito sa track. But that just might be the key here for Amelion Gaming to entry now. Sapat nga ba ang lakas ng SL2 para pagkita ng dalawa? Oh. Ayun na nga. He gets one. Pero dalawa ang sunod dito. Si Iren. There goes the nade. Nako. Kaya nga may clear out. Oh, ang ganda ng pagkakatago dito ni SL2. Full flashy SL2. Pero makukuha niya pa rin ang headshot. And there goes a double kill from the last anchor of Exolo queue. My God, what was that defense from SL2? From game number 2 all the way to game number 3, this man is still putting on a show. Yeah, totoo. And now, Exolo queue ball is in their court. Amelion Gaming, hindi pa sila nakahanap ng dalawa pa dito. So now, kailangan na nila bawiin to sa dalawang, kahit dalawa lang makuha nila dito sa BL side. And alam natin, galing sa side ng Exolo queue, ito yung maganda, mas maganda nilang side. Pero ito ang sa side ng Amelion Gaming. Ma-expect ba natin, maiisipan ba natin na gagawin na naman nila yung parang agresibong style ng pagdedepensa na nakita natin nang galing pala sa side, the team of Exolo queue? Yan ang tanong, no? Kung madedeliver nila yan, that would be absolutely great. Kasi feeling ko mabibigla nila yung Exolo queue. Kaso nga lang, pag paulit-ulit nilang gagawin, siguro daw, second time around, mahahandang-handa na yung kanilang kalaban. So they need to use it wisely. They need to use it sparingly. Kasi this is very, very vital na as we enter into this second half ng overtime po natin. Flashbang, laban na agad dito sa MR. Laban na agad dito sa machine room. Zerk able to find for one. It's a 1-for-1. Pero magwawagi dyan eventually at si Zerk nahanap din niya yung pangalawang kill niya para sa kanyang team. Binate, hanap din. Gamit ng kanyang pistol, gamit ng kanyang AK. SL2 na din.
Iren, left to clutch, 1v2. May nakita tayong mga milagro na ginagawa ni Iren. Magaling. Kaso nga lang, yung oras wala ata sa kanyang kamay. But the timing, actually, as I say that, baka makahanap pa siya ng napakalupit na timing dito. As ExoLoQ, feeling ko, expected nila to. I like what ExoLoQ is doing here, no? Hinihintay na lang nila makahanap ng, ano mo yun, ng impormasyon para pagkuha na nila, pwede nila kunin to. Pwede nila ka balikan. And the timing from Emilian Gaming, malaki dito. Iren, pwedeng maglakad sa crosshair ng kanilang kalaban at yan na nga ang nangyari. ExoLoQ, right now, series point, 12 to 10. Ano nga ba ang kailangan gawin dito ni Emilian Gaming para ibalik? Eh, nag-sudden death and nag-golden round. Pero Emilian Gaming, grupo-grupo na dito sa machine room. Gusto ka nila kurin agad yung control ni Oyaba, getting the first kill. Pero napakalayo ng mga ibang miyembro ng ExoLoQ para matulungan dito si Jake. Lahat ng ExoLoQ gusto kong tumesting dito sa woods. At gusto nilang kunin din yung jail. Pero kapat nga ba ang pwesto ng Emilian Gaming para makapag-rotate kagad ng mabilisan? ExoLoQ, now, regrouping. Okay na, kalmado na ulit sila. Pero with a vast majority of ExoLoQ throwing already the utils at naapektuhan kagad sila sa shrapnel na binabato kagad ng AL. Grabe nga naman yung duguan dito ni SL2 pati ni Minit. Okay, papasok na sila dito sa woods. Ikos with a huge double kill. Miraculous yun, pre, para sa ExoLoQ. Napakasakit indahin ngayon kung ikaw ang Emilian Gaming and ExoLoQ closes the series once and for all. Tingnan muna natin yung highlights na to and grabe, it's totoo lang, back and forth talaga, salit-salita itong mapa na to eh, no? Kumbaga, oo, nung unang half makita natin Emilian Gaming, nakahanap pa sila ng magagandang pastuhan, ng magagandang sitwasyon, and they are able to find the lead, no? Nakalamang pa sila dito kahit papano, and but ExoLoQ with rounds of their own, with each and every single player just answering for them. And we just get incredible holds nung second half from the side of Emilian Gaming. And again, second half, same story, salit-salitan. Kaso nga lang, napunta na sa overtime. Clutches just came out of nowhere for the side of ExoLoQ, and that was apparently enough for them to just finish up this map and just take it on this very, very close series. Ay, man. Absolutely close. Parang nakita natin na Emilian Gaming was really buying their bet. And once again, kung ano yung nangyari kanina sa Herbie Gaming, one round away from securing top, nakatouch pa talaga ni Minute yun. That 1v4 really derailed the mental and the hope and dreams of Emilian Gaming. As we head into an overtime filled with much even more action para naman sa ExoLoQ. How many times Emilian Gaming tried to be aggressive. Napakarami, pre, kaya bilangin sa kamay. Pero kung isipin mo, kayang-kaya din punteriyahin kagad ng ExoLoQ yun on the back of Minate, pre.
just how many occurrences did it happen para lang mapigilan ng ex-solo queue yung Amelion Gaming. Kaya rin natin bilangin sa kamay din natin, pre, aggression all over the board, kaya din tapatan ng ex-solo queue. Congratulations again to ex-solo queue for winning it all today. As we agreed. Into our potential matchup later on. Pero bago yun, pre, ribati ko nga pala ang ating mga viewers ngayon dito live sa Crossfire Philippines Facebook page. Huge shoutout kay to Joseph Pinguy na nanonood ngayon. Pinapabati nga pala siya sa akin ngayon. And sa lahat na nanonood ngayon kay Crossfire Philippines, like and share naman tayo dyan and follow Crossfire Philippines. Facebook.com/CrossfireOfficial para lamang sa mga update at sa mga karagdagang information para lamang sa Crossfire. Pero yun, pre, sama nila tayo ngayon. Excited ka na ba makita kung sino nga ba ang bibinggo ngayon dito sa sub-base natin? Grabe! Si Zerk, 1.25 pero si Yaba pala galing sa side ng Amelion Gaming, no? Was the most impactful out of them all. Pero, kumpara mo naman dito sa ex-solo queue, sila nga nanalo pero parang halos pantay ang kanilang scoring, no? So, it really is a team effort from the side of ex-solo queue. And even though nakita tayo ng mas mataas na scoring galing sa side ng Amelion Gaming, hindi pa yon sapat. Kasi sa side naman ng solo queue, it's pantay na pantay talaga sila. Pero, pre, tinan mo, like, none of them had a guaranteed kill per round. So, doon mo talaga na sobrang balance ng laban na to. And ex-solo queue tried every single spot para makover Amelion Gaming. Yun din yung part na naging aggressive sila, especially Yaba and Irem. Take a look, pre. MVP of the whole series will be RTA, pre. None other the than sir. RTA, the immortal legend himself, pre. Talaga, ang hirap niya patayin kaninang set number 2. But in this game number 3, kahit paano na-expose rin siya talaga ng Amelion Gaming, which quite frankly, stopped him. Pero it did not stop him from taking all of those kills. Take a look at the match record, pre. Take a look at how close all of the matches are, man. Grabe nga naman. Oo eh. Tingnan mo ba naman, nagsimula po tayo sa 10-8 scoreline. Muntik pa ma-overtime niyan, no? Pero makuha din ng Amelion Gaming. Map 2, all ex-solo queue. Kanilang mapa yan eh. Ang kare yan eh. That's one of their better maps dito sa buong tournament na to. And of course, yung kakanood lang natin na mapa, it went the distance, 10-13, ex-solo queue. Napunta pa nila dito sa overtime and apparently Amelion Gaming hindi po nila ma-close out. So, with that, that would end our, totoo lang, second series pa lang natin to, di ba? So, second pa lang yun, pre. Oo, pare, second series pa lang natin to. Madami pa ding bakbakan mamaya, di ba? Tapos na ang unang dalawang serya natin. Meron pa tayong SBK versus Homs3 at pagkatapos na nating main event, Ubek Ajax versus Amelion Gaming, ang pagkakataon para makuha ng Ubek ang kanilang unang panalo. Nakuha na ng SBK kanina. Kaya nga ba yun ng Ubek Ajax? Pero guys, restream muna tayo para dire-diretso ang laban natin para sa susunod pang dalawang best of 3. Nanonood pa rin kayo sa TFSPH Impact Live's Facebook page ni Crossfire Philippines. We'll be heading into a short break and restream din. This is Salvatore and R2G. We'll be right back after this.